So ayun mga best, nandito tayo ngayon sa may Pulilan Motoposh mga best, para dito sa motor na to, itong Boss 125 RS mga best. So merong iba't ibang kulay to, meron na tayong na vlog yung kulay yellow at itong kulay blue, puro glossy type yung kanilang na-release ngayon. So ang mga scooter type lang nila yung mga may matte color mga best. So para dun sa price nito, andyan sa description box kanilang contact number dito sa branch na to mga best. Ang pogi din pala nung kulay blue mga best. Ano talaga nagpaporma dito? Alam naman natin, kamukha din siya nung RS dito. At yung mga nagsasabi dyan na kamukha din siya ng Beeperman mga best. Itong headlight lang naman. Kasi itong part na side at sa kanyang taillight, iba na rin yung design na meron to mga best. Compared dun kay Beeperman or kay RS mga best. Ito kasi ay semi-matic. Yan. So wala siyang lumabas na de-clutch. Ang kagandahan kasi dito mga best is LED na yung kanyang headlight, pero yung kanyang signal light mga best ay halogen bulb pa rin. Pero ang ganda nung ano niya, nung paint job dito, meron siya mga glitter effect. And then yung design dito. Yan, ma-appreciate mo yung design niya dito mga best. Merong motoposh dito. Sa kanyang front fender, magaganda yung mga ginamit na plastic dito mga best. Kita nyo naman yung flexible niya, hindi siya yung malutong, di ba? Yung mga design niya rito, yung mga lining niya, ma-appreciate mga best kapag nilapitan mo. Yung front fender ay meron siyang extension, yung mga bracket naman dito ay goma. Naka-telescopic fork, maganda rin yung forks na ginamit dito, maganda rin yung kanyang spoke wheels. Ang size nito ay 2.5 by 17 mga best. So ito ay naka dual piston caliper, medyo maliit-liit lang siya. Ito naman ay naka disc brake. Ito ay naka air-cooled mga best, 125cc, 4-stroke, 4-speed, single cylinder, at ito ay hindi pa siya Euro 3 mga best. So carb type. Yung sa decals niya, yun yung mga in-improve dito kay Boss 125. Mas pinaporma, lalo na yung kanyang design dito. Hindi ko napansin, meron pala siya mga open dito, lalo na dito sa may bandang araro niya. Yan, yung pairings niya. Maganda rin. At magaan-gaan tong motor na to mga best. Aggressive yung looks niya, di ba? Mas gusto ko yung design ngayon ng Boss 125. Compare dati, di ba? Dito sa makina niya ay glossy. Magaganda yung mga ginamit na metal dito, makakapal, quality mga best. So ayan, sa rear brake pedal niya, wala akong masyado naririnig dito. Yung foot pegs, ito hindi napiflip to. So, goma naman yung pinakaibabaw niya. Kapal-kapal yung goma na ginamit dito mga best. At yung kanyang kickstart, yan yung design. Simple-simple lang mga best, pero yung metal na ginamit, quality. So sa part dito, napaka-plain na lang. Ito lang siya sa may bandang side na unahan yung decals niya. Sa foot pegs, ayan, napiflip naman to mga best. Ganda rin ang pagkamat dito sa part na to, sa may ilalim na upuan. Sa tambucho niya, napakasimple lang din. Parang halos parehas din ng Typhoon 150, yung kanyang exhaust mga best. Meron dito ang exhaust cover na stainless naman to mga best. Naka drum brake dito sa likod, naka spoke wheels din, at ang size nito ay 2.75 by 17. Wheel shock dito, adjustable to mga best. So nandito siya sa adjust na pinaka matigas. So pwede nyo siyang i-adjust dito na mas malambot, or depende sa inyo kung ano yung mas prepare nyo sa shock mga best. Pero okay din to kasi adjustable naman na siya. Meron din sa part dito, may pagka-carbon fiber finish. Yung looks niya mga best, carbon fiber. Yung kanyang taillight ay LED na mga best. Yun yung gusto ko dito, yung taillight niya. Napaka ano, aggressive nung looks. Design, yung position ng kanyang lights, okay na okay. Meron din tong reflector, yung kanyang rear fender dito ay quality rin mga best. Flexible din siya. So meron na rin tong chain cover. Sprocket niya 36. So naka standard swing arm din naman to.
dito nga pala yung susian para ma-open natin yung upuan natin mga best. Para sana talaga doon na lang ilagay para at least di ka na baba pa ba. Ayun lagi kong sinasabi, di ba? So dapat doon na lang din sa ignition key. Upgrade ba, di ba? Naka dual head shifter din naman to at metal din yung kanyang design, makapal-kapal din, center stand, side stand, makapal-kapal din, quality din yung ginamit na materials dito mga best. Meron din dito naka-impose na motoposh sa kanyang makina mga best. Upuan, gusto ko yung kapal niya. Tapos yung leather na ginamit dito, looks premium siya. Dito sa may bet logs, yan, dito sa may puwet natin mga best. At sa OBR, ang kapal ng ginamit na foam dito. Ito naman yung plastic ng upuan. Dito naman sa part na to, yung kanyang grab bar. So nandito na rin, nilalagay yung kanyang battery mga best. So meron din at least, merong konti. Or kasha dito yung mga maliliit na tools. Ang tank capacity niya ay nasa 4 liters. Okay na din naman to, kasi yung sa akin, nailulong ride ko ng 3.8 liters lang. So matipid-tibid din naman, kahit hindi siya Euro 3, matipid yun para sa akin pag nilong ride nyo mga best. Pero pag city ride talaga, mapapansin nyo yung lakas ng gasolina niya mga best, diba? Dito naman ay wala tong cover, so sana meron, diba? Para at least hindi na gagasgasan yung kanyang paint dito. Gusto ko yung handlebar nito kasi may pagka Raider type, and then yung mga switches na ginamit dito looks premium na siya mga best. Yung lever na ginamit, di ka na ito papalitan, makapal-kapal. Yung kanyang grip dito, okay na din, makapit siya mga best. And then napakababaw lang yung kanyang throttle. Dito yung electric starter. Handlebar dito mga best is naka clip on siya. Tapos naka upright position siya, kaya hindi siya gaanong sub-sub pag nag-rides kayo. Dito naman sa part na to ay yung high and low, park light and headlight, signal light, busina and choke mga best. Ayan yung ignition key niya, yung susi niya. Napaka simple lang, pero may safety feature din naman to. Pwede nyo ilock, i-position nyo na ganyan, tapos press nyo. Yan, malalak na siya. Hindi na siya gagalaw mga best. At least meron siyang ganun, di ba? Panel gauge, meron dito sa taas na maliit lang na digital mga best. Yung gear indicator, halo siya ng digital and analog. Dito yung signal light, pag naka-neutral, tapos ito naman speedometer, odometer, then yung kanyang fuel gauge mga best. Okay din, no? Pero kung ano, kung naging full digital to, mas maanga siya, di ba? So ayan, para doon sa mga kukuha mga best na to, check nyo na lang yung kanyang price nandiyan sa description box, saka yung kanilang contact number dito sa branch na to. So ayun nga mga best, no, ito na ba ang motor na mabagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So ayun, lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan mga best. So yun, kita kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.